Bali, ito na yung ano natin. Yung pinaputok na tilapia. Oh. Ayan yung laman niya. Okay, magandang araw sa lahat. Bali, ngayon magluluto ulit tayo ng tilapia na ano, pinaputok na tilapia. Bali, ito yung ingredients natin, syempre tilapia. Tapos meron tayo dito sinap na luya, kamatis at saka yung sibuyas, tapos ibabalot natin siya sa pechay. Yan yung mga ingredients natin sa lulutuin natin na pinaputok na tilapia. Okay, so bali yung procedure, ipapalaman natin yan siya sa tilapia. Meron pa pala, ang magiging sabo pala niyan, o ang magiging sauce niya ay ang ito. Ah, yan, gata. Syempre, para mas masarap, gata yung gagamitin natin na pinakasabaw niya. Bali, ang gagawin natin ay pagsasama-samahin natin tong sibuyas, kamatis, at saka luya, no? Tapos ipapalaman natin siya ngayon dito sa tilapia, tapos babalutin natin siya ng itong pechay. Pag nabalot natin siya ng pechay, isasalang natin siya, tapos syempre ito yung pinaka magiging sauce or sabaw niya. Ginataan siya. Okay, sige, gawin na natin yung procedure. Yun, bali, ito, pagsasama-samahin natin siya, syempre lagay natin siya sa medyo malalim kasi haaluin natin siya. Ayan. Kamatis, ayan, luya, at saka sibuyas. No? Masarap kasi madami. Madami yung mga ingredients natin kasi talagang pinaputok nga. Eh, no? Ibig sabihin, marami tayong ilalagay. Tapos nyan, syempre, lalagyan natin ang asin. Yung asin, depende sa inyo kung gaano siya kadami. Pero sa akin, syempre, sakto lang. Sakto ang asin. Tapos, lalagyan natin siya ng hindi nawawala ito pag ako nagluluto kasi dito talaga nakakapagpasarap eh. Konting bechin. Bechin. Konti lang. Yan. Tapos, mimix lang natin ito. Ito na ngayon yung ipapalaman natin dun sa tilapia. Mix natin maigi para pantay-pantay pag ilagay na natin siya sa loob o pag ipapalaman sa tilapia. So yan, na-mix na siya. Okay. Yun. Okay, na-mix na. Papalaman natin ngayon siya sa tilapia. Eh, itong pinagtanggalan ng mga gulay, ito lang din gagamitin natin. Yun. Okay, so ipapalaman natin siya. Kung yung version ng iba ay pinapalaman tapos iniihaw, eto naman gagataan. So, tansyahin lang natin. Kailangan malagyan natin lahat yung tilapia. Ayun na yun. Isa. Dalawa. So, limang tilapia to. Ang ating pangatlong tilapia. Kailangan magkasya itong palaman natin sa limang tilapia. Ayan, okay. So, tatlo na. Ito ngayon yung pang-apat. Ganyan lang gagawin, no? Ibig sabihin kasi na pinaputok. Pinaputok or pinataba yung laman ng tilapia. Kasi mamaya pag naluto na to, makikita mo putok yung tiyan nito dahil sa ating mga ipinilaman. Yan. Yun. Basta ganun lang. Papalaman. Limang tilapia. Okay. Yung talagang mahubos na yung
Okay. So ngayon, babaluti naman natin ito ng ano, ayan, pechay. Yun, kung mapapansin nyo, ito yung pechay. Naglagay din ako sa ilalim. Ayan siya. Naglagay din ako ng kamatis, no? Kumbaga, dyan natin ipapatong yung ating tilapia na babalutin din ng pechay, no? Ayan, okay. So, dyan natin ipapatong. Meron siyang, tinagyan ko rin ng siling pansigang o siling green. Yan. Okay, so ngayon, babalutin natin yung tilapia. Babalutin natin ito ng dahon. Yan. Babalutin natin ang dahon yan. Yan. Ganyan ang pinaka ano yan, design. Isa. Nakaisa na tayo. Para mamaya, pagdampot natin, kasi lalambot yung ano eh, lalambot yung dahon. Paglambot ng dahon na yan, nakadikit na yan siya dyan sa tilapia. Na kumbaga, nakapalot na yan siya dyan mamaya. Yan, okay. So, dalawa. Naku, mukhang maliit yung lalagyan ko. Oh. Ito, yan o, oh, putok na o. Oh. So, ito yung pangatlo natin. Nagawa ko na rin ito dati, ganito. Actually, may nagsabi sa akin ito, nagawin ko, tapos sinubukan ko. Ayun, masarap naman. Kaya, share ko rin sa inyo. Ay, ano na nangyari dun sa tilapia ko? Yan. Ano nangyari? Okay. Tapos, eto, yan. Basta ganun lang. Ako mukhang kapos yung ano ko. Kapos yung dahon ko. No? Yan. Ganyan lang gagawin natin. Basta nakabalot na siya ng dahon. Itong mga dahon na to, ayaw niyang makisama. Talagang gusto na nakaano siya. Yan. Basta ganyan. Yan. Basta parang binalot mo lang siya ng ano. Yan. Okay. Pagkuha mo kasi niyan, nandun sa loob ng tilapia yung ipinalaman natin. So meron din sa labas. Pagkuha mo pa lang ng tilapia, all in one na. Nandun na yung sibuyas, kamatis at saka luya. Itong iba, patong na rin natin yan. Okay. So ngayon, lulutuin na natin yan. Stop. Yun, so ito na, naisalang na natin. Linagyan ko rin siya ng konting asin. Tapos ilalagay ko itong gata. No? Yan. Kasi ayoko na magkayot, ayoko na magpiga. Kaya bumili na lang ako ng gata. Ayan na yung pinaka magiging sabaw niyan at saka yung katas ng niyan ng mga yan. Yan, okay. So, tatakpan natin. Hahayaan lang natin siyang maluto ng hanggang 15 to 25 minutes. So, okay, sige. Antayin na lang natin siyang maluto. Siya nga pala, pag ganyan na diskarte, low fire lang, o kaya mahina lang, ha? Low fire, mahina lang yung apoy niya para dahan-dahan lang siya at hindi mabigla yung pagluto niya, hindi malakas yung apoy kasi pag malakas ka agad, masusunog yung gulay natin sa ilalim, dahan-dahan lang. Okay, balikan natin siya uli mamaya. Kumukulo na siya, o bali hindi tayo naglagay ng ibang tubig. Ang linagay ko lang dito ay yung nakita nyo kanina, yung gata na nakapalot na, binili ko na napiga na.